Pinarerepaso na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang minimum wage rate ng mga manggagawa sa pagdiriwang ng Labor Day. Ipinunto ng Pangulo na napapanahon na para i-adjust ang sahod ng mga empleyado. Inatasan din niya ang Kongreso na magpasa ng batas para sa kapakanan ng mga manggagawa. Si Alan Francisco sa detalye. Nakatutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Patunay rito ang panawagan ni Pangulong Marcos sa wage policy making bodies na reviewin at i-adjust ang sahod ng mga manggagawa. Sinabi yan ni Pangulong Marcos nang pangunahan niya kahapon sa Malacanang ang ika-122nd Labor Day commemoration at 50th anniversary ng pagkakatatag ng Labor Code of the Philippines. As President, I call on the Regional Tripartite Wage and Productivity Boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions. With due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review issuance and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Hinikayat din ni President Marcos ang Kongreso na magpasa ng mga batas para sa kapakanan ng mga manggagawa. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Nariyan din ang tulong pangkabuhayan sa Disadvantaged o Displaced Workers Otopad Program at ang TESDA para sa Reskilling at Upskilling Program. Kinilala rin ng punong ehekutibo ang mga overseas Filipino workers. Dapat aniyang patuloy ang paggamit sa 2.8 billion peso action fund na inilaan para sa kanila. I have directed the DMW, the DOLE, and all other government agencies to strengthen program coordination and development for the reintegration of returning OFW. Nabanggit din ng Pangulo ang Workers Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. Tutulungan din ng pamahalaan ng mga manggagawa sa sektor na agrikultura na naapektuhan ng El Nino. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yaong mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Patuloy rin aniyang kumikilos ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi po tayo nagkukulang sa pagbabantay ng presyo ng bilihin at sinisiguro natin na may sapat na supply upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng ating mga produkto. Nailatag din ng Pangulo ang mga programa para sa mga manggagawa mula sa Pag-ibig Fund, PhilHealth at iba pa. Ngayong taon ay pinalawig natin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Itinaas ng PhilHealth ng 30% ang mga case rates na kanilang mga benefit packages. Itinaas din ito ang Z-Benefit Package para sa breast cancer mula 100,000 pesos hanggang sa lagpas 1 milyong piso. Pinalalawig din ng PhilHealth ang Consulta Package upang madagdagan ng mga diagnostic test. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.